alam ko po na karamihan sa atin ay nanood ng ika-44 na gawad parangal o gawad urian. At matyaga tayong nag-abang sa ating hinahangaang bituin na si Atigay. At tayo po ay talagang nag-enjoy, natuwa. Ngunit isang bagay ang umurot sa aking puso, sa aking narinig. Marahil kayo rin may kumurot sa inyong puso na marahil nagbigay ng kagalakan at nagbigay ng luha, maaring nangilid ang inyong mga luha. Ano po kaya yun? Abangan. Especially isang magandang umaga po ako sa magandang araw sa lahat. Ng magandang araw at pagpalain tayo ng Diyos at tunay po na ingatan niya tayo. At patuloy po natin i-subscribe ang YouTube channel na Heart Expression sa mga hindi pa nag-subscribe at tapusin po natin ang video at i-like po natin ito. At of course, ang YouTube channel ni Mr. Honor, ang Nora Honor Official. At ngayong umaga po ay nagpapasalamat tayo sa mga bumati, sa mga bumabati sa ating unang anibersaryo ng Heart's Expression sa YouTube channel. At of course, abangan niyo po yung ito na po ang deadline para doon sa mga puso. Bilangin po natin ang puso mula noong 18, 19, 20. Nandiyan po sa last episode yung papanood niyo po. Ilang puso po ang nandyan at atin pong ilike ang page na Heart Expression sa FB. FB page ng Heart Expression at screenshot niyo po na nilike niyo ito. Ilagay niyo po ang telephone number niyo at isend niyo po ang sagot. At abangan niyo po yung aming draw. Magla-live po tayo sa Sunday sa FB Live. At pagkatapos po, of course, hanggang mamaya na lang pong 5 o'clock ang pag-submit ng inyong entry. Ngayon po sa pagpapatuloy, talaga naman pong ang ganda. Ano po, napaka, ako po'y nagandahan, napaka-simple, pero maganda po ang gawad urian, ang ika-44 na gawad urian. At talaga po ito po ay open sa pamagitan po ni Ate V, nag-start for all season at hindi po at syempre nabagan natin ng nag-mami at nakita po natin yung speech ng mga nagwagi. Of course, lalong-lalo na po yung pasasalamat ni Miss Nora Honor. Yan po, ang ganda. At lady po, si Ate Gay ay nag-mami sa pangatlong pagkakataon ng dekada, no? Pinakamahusay na aktres sa gawad ko niya. At nakita po ko habang si Ate V ay nagsasalita, sabi ko, naalala ko, sabi ko sa Ate V, siya ang opening number. Dati sumasayo siya nung okay pa lahat, nung wala pang pandemya, yung gawad ko yan, nakakamiss. Siya po yung mag-open number. Tapos ang closing, ang finale, si Ate Gay, kakanta siya, karanta po yung production number. At yun po ang nakakamiss na po at yung mga sigawan na pag tinawag ang Ate V, sigawan. Siyempre, papatalo ba ang mga Noranians kapag tinawag si Ate Gay? Yun ang nakakamiss, yung talagang buhay na production number at yung mga pagsigawan palakpakan. Nakakamiss yun. Ano po, at syempre, yung komersyal na mababananggap, yung talaga may inip ka, yung inaantok ka na, pero ina-announce mo, lalo na po may entry si Ate Guy, may entry si Ate D, yun po yung na-miss ko kagabi. Sobrang-sobrang miss ko po yun kagabi, no, na napupuyat ka, na sulit naman dahil kadalasan si Ate Guy na nanalo, no po, sa mga awards night. At syempre, kagabi nga may nagtanong sa akin habang nanonood kami. Sabi niya, before D, bakit sabi niya palaging pang pinali si Ate Guy? Kaya pang pinali sa Ate Guy kasi ang siguro, ito ang gusto nung staff ng mga awards night dahil alam nila na si Ate Guy nasanay na gano'n na talagang pang pinali siya kasi siya yung talagang superstar. Yun. Kumbaga, kung di pa pag inaabangan mo yung pag inaabangan mo na kung ino na siya, nag-init na siya, baka tapos na, uuwi ka na, hindi mo natatapusin yung
yung program, tinapos mo na dahil nakita mo na yung inaabangan mo. Kaya si Ate, sa dulo siya nilalagay para abangan mo, panuorin mo talaga. Yun, pang tinali ang isang super sarap, di naman nagbago yun. At of course, kung paano pinaghahandaan ni Ate V yung kanyang opening number noon, pinaghahandaan din ni Ate Guy yung kanyang production number. Lalo-lalo yung sa Star Awards noon, bagamat purian, no po, isa po sa Star Awards yung talagang standing ovation sa kanyang inawit na medley. At may nagtanong pa sa akin, tinanong lang po sa akin habang nanonood kung ano lang pong nare-raise na questions na tinanong po nila ako, bakit daw po ano daw po matatawag na talent? Ang singing o dancing? Yan. Sa akin, parehong talent yan, parehong gift yan. Mahirap sumayaw, mahirap din umawit, pero pwede kang matapilok, pwede kang pumiyok. Si Ate Guy, nag-represent siya sa pag-awit. Si Ate V, sa dancing. Pero, parang dapat silang marunong umawit at sumayaw, kaya lang may porte talaga ang bawat isa sa kanila. Ano ang talent dito? Of course, alam naman po natin, ano daw po mas mahirap umawit o sumayaw? Sabi ko, depende. Ako po, dahil nahirapan ako sumayaw, kaya sa pagsayaw sa akin. Pero yung iba nahirapan umawit, depende yan. Pero sa akin, to be fair, parang talent yan. Kaya lang, yung isa naman ay SNAP, member ng SNAP support, Nora Honor, support for Nora Honor. Tinanong niya po ako, sabi niya, nanalo na po ba si Ate V? Meron na po ba siyang parangal o natanggap na parangal sa kanyang pagsasayaw? Hindi ko nasagot. Mag-isip ako kung nga, sa pagsasayaw ni Ate V, meron na ba siyang award? Nagtatanong po ako, hindi ko po siya nasagot. Sa pagkakaalam ko, mag-research tayo. Ay, research natin yan. I-google natin yan, sabi ko. At sa Ate Guy, alam ko sa pag-awit ni Ate Guy, nakatanggap siya ng maraming awards. Ang mga plaka niya, Golden Records, Platinum, nakita natin yan. At sa mga team song, nananalo naman yung mga katulad ng Floor Contemplation, nanalo yan, no? Yung Felicia, talaga nag number one yan, no? 1 million na copies, no? At higit sa lahat, sabi nga, nagsimula siya sa tawag ng tangalan. Ang puhunan niya talaga ay ang pag-awit. Yun. Yun po yung tinanong nila sa akin. Pero, kanina nag-open po ako, ano ba yung bagay na pumurot sa aking puso? Ito po yung introduction ko. Alam niyo po, ano po yung pumurot sa aking puso? Nung makita ko sa Ate Guy na sa kanyang part, of course, siya naman talaga yung nag-akinang, nag-gawad, kurian, kagabi. Yung kanyang speeds, bukod sa mga video na pinakita na talagang napakalapag-lapag, sabi na, sa kanyang makapangyarihan na pagganap, no? Kumbaga, babalikan niya yung mga manunood, sabi niya, mga dati niya manunood, at yung mga bago manunood, at sabi niya, kumbaga, palagi siyang merong pinapakita na bago sa kanyang pagganap. Napakagandang pagkasabi doon. At doon sa speech na Ate Guy, kumurot, kinasalamatan niya ang kanyang pamilya na yumauna, yung kanyang mga naging direktor. Pero isang kumurot sa akin, nung marinig ko yung sarap niya, iniyahan ko, ito yung pag-ibay sa aking pamilya at sa aking pamilya. Alam ko kung natural lamang na ihandog mo ang iyong tagumpay sa iyong mga anak. Hindi naman bago ito, pero alam niyo po, may kumurot po sa akin. Naramdaman ko po talaga na sa Ate Guy, mahal siya ng kanyang mga anak. Pero syempre, masigit ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Natuwa po ako doon. At yun nga, isa sa wish ko, isa sa pinag-pray ko, na sabi ko noon, noong kanyang 54 years in show business, sabi ko, isa sa ninanais natin, yung makita natin sa isang event na magkakasama sina Ate Guy, ano po ang kanyang buong pamilya. Hindi naman imposible yun eh. Nagmamahal na naman sila at yung pamilya sila. Kaya lang gusto lang po natin makita. Yung po yung kumurot po, kumirot sa akin. At alam po mo kung tumang-tuwa ang pamilya po at mga anak ni Ate Guy. At syempre, tumang-tuwa tayo dahil sa ikatlong pagkakataon no po, senior citizen na si Ate Guy, hanggang ngayon, nakikipagsabayan pa rin ang husay. No po, at wala nang dapat pang katunayan ang isang Miss Nora Honor, superstar. Kaya po, palagi po natin ang Pilipin, ang mga pelikulang Ate Guy, at ang mga pelikulang Pilipino. Lahat po. At nawa ko ay
supportahan natin siya sa kanyang mga adikain, sa kanyang advocacy. At ipag-pray natin ang kanyang health palagi. Tayo mga Noranians, magmahalan tayo, magkaisa tayo. Ito po, at palagi manalangin, magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po si Kipper D.R. na nagsasabing, ano man ang kalagayan ng iyong puso, ano man ang nilalaman niyo ng iyong damdamin, ay pahayag sa heart expression na nagsasabing, as long as there's love, we will stand and to God be the glory. Mga Noranians, God bless you.